Tagalin pa, tawagin na natin ang ating third contender from Mindanao na si Valpe Barakias Jr. Barakias Jr. Tama ba? Valpe nga ba yung pronunciation ng name mo? Valpe. Valpe. Hello. Hello. Para silang Charat. Magkamag-anak nung defending champion. Pwede. Pareho silang chinito. Chichin. Hello po. Ano pong pinagkakaabalahan nyo, Kuya Valpe? Na ano ako, sama-sama ako sa pinsan ko sa pag ano ng aircon. Aircon din, Ate Don. Lahat na nag-aircon kay Ate Don talaga eh. Yan na ka. Magigigil na si Don. Kasi dati, naghahanap ako ng aircon. Ngayon, kailangan ko na mapunta Tagalinis naman ng aircon. Aircon, taga-repair na yun. Kasi ano yun eh, di ba? Taga-repair daw siya. Tatlo ang air, taga-repair. Assistant lang po, assistant lang po ako sa... Sakto, tatlo po ang aircon ko sa bahay. Yung isa po hindi na gumagana kasi sa dumi, mga isa't ka... Sa loob ng pusa kasi nila doon pupunta eh. Nagpapalamig yung pusa. Sa aircon niya. Sa loob mismo. Ibang klase. Kailan po kayo katagal sa ganito klaseng trabaho? Hindi. Ano lang. Ngayon lang. Kung mas komportable ka mag-bisita, kuya, okay lang ha? Okay lang. May binata yung translator. Dalawa yan, may isa pa doon. Taga Mindanao kasi ako, tapos ano. Bago lang ako dyan sa ano ko, pinsan. Ate Polo. Dyan si Ate Polo. Pag may ano siya, may trabaho, tsaka lang ako sama-sama sa kanila. Kasama ka. Kumbaga, sidekick ka muna ngayon. Oo. Kayong assistant. Pagkaganyan po ba, meron niyang parang seminar o meron kayong paano kayo natuto? Training. Meron po bang ganun? Wala naman. Kasi nag-ano lang ako, assist lang ko kung may mga kagamitan nila. Paabot ako ng ganito, palinis ng ganito. Hanggang natuto na lang po kayo. Pero ano pong trabaho niyo bago po yan? Pest control yung trabaho ko. Pest control! Naku, may gusto akong ipakontrol. Dami-dami dito! yung nag-fogging ng mga ganyan. Lamok. Sa mga lamok. Pero may tanong po, sabi niyo sa fogging, yung po bang pagpa-fogging, yan po ba itinataboy lang yung lamok o at the same time pinapatay din po pinapatay nila? Pinapatay talaga. Kasi yung pa-fogging, may halo kami na chemicals. May chemical kasi. May kumwento lang ako. Ano yun, Sammy? Kasi sa subdivision namin. Kwento muna bago tawa. Kasi bata pa ako nun, tapos yung buong bahay, papausukan, si mami nataranta, tinago kami dun sa laundry area, tapos umiiyak ako, akala ko, parang sasakupin na kami. kasi ano, so parang the mist yung dating. Kasi sa paging, isang buga mo lang dyan, ma-occupied na yan ng mga buong bahay mo. Kasi malakas yan eh. Kuya, may amoy ba yung usok niyan? Yung chemical na nilalagay, medyo masang-sang ba sa amoy? Baho ba na siya? Baho? Dili baho. Baho siya. Yun. May tanong ko, kuya, nakakapatay po ba ng, let's say, mga tuta or mga kuting or kung pets yung usok? Matagalan siya doon sa, for example, sa loob ng bahay. Suffocation kasi yun. Pag sobra ng kulog. What's kulob? Kulob. So may problem. Sa kulob. Pero may epekto din talaga siya pag matagal na singhot. Siguro same lang din sa atin na pag na-expose ka masyado at wala ng oxygen, parang susuffocate ka rin. Pero kayo po ba, dili ba nalisod sa kuan kuya sa inyong kalusugan ba? Kuha mo na usok, mangod na. Ang giingon sa mong amo, kuan, kining hinahinayon ka. Hinahinayon kagaon. Kay naay amuang dugay ng kuan na trabante na ginahinay siya ka kuan kanang kasakit ng kadaot hindi na makatayo mga ganan. Hirap na rin. Yan yung mga side effect niya sa chemicals. Sa buto, tama po ba sa tapos yung lungs mo yung titirahin yan. Kahit po may mask kayo. Di, ang sabi kasi nga daw nung amo niya, dahan-dahan lang. Kasi yung naging trabahador nila na medyo matagal-tagal na. Kaya nga nagkasakit. May safety kami ng mga gloves. May gears. Mga pagkagamitan sa Pero syempre, kahit na sabihin mo may mga safety gears ka, for a certain limit lang naman kasi yung kaing protection na nun, dapat sarili mo din, alam mo na din yun na dahan-dahan na lang talaga for safety. Yeah. Pero po, sabi niyo po, bago lang po kayo dito sa may Ante Polo, paano po kayo nag-adjust dahil matagal po kayong nanirahan sa Mindanao? Hirap din. Hirap din kasi, parang
go to the flow na lang. Go with the flow. Go with the flow lang. Oh, go with the flow na lang. Pero ikaw ba, naka-experience ka ng singing contest before? Yeah. Anong age ka nag-start na sumali sa mga singing contests? Five years old. Five years old? Ang bata, 5 years old? Bata pa. Oh, ang bata. Paano ba na-discover na may talent ka sa singing? Si mama yung nagturo sa akin pag magkanta. Paano po yun, Kuya Balpe? Di ba, misapektado na yung lungs nyo, kunyari? Di ba naapektuhan yung boses nyo nun? Oo, naapektuhan talaga siya kasi... May bago? Kasi inuubo ka eh. Oo, yun nga. Inuubo ka tapos parang mag-crack na yung... Nag-crack na yung boses mo. Walang permanenteng pagbabago sa boses niya, wala naman. Wala gumagaling naman. Din naman. Galing naman. Kasi meron yun, di ba, yung gas. Yung pero pag effect. Yung nalalamigan ka, nalalamigan. Ah, pag nalalamigan lang. Ubo na. Pero major na efekto, wala. Wala naman. Ngayon, wala. Wala naman. Wala naman. At saka bago pa lang naman kasi siya doon. Yun nga eh. Ay, sa pagpapagi pala matagal na. Mali ako. No. Pero kaya nyo pa din pong kantahin yung mga dating kinakanta nyo hanggang ngayon. Oo naman. At least, wala namang siyang masamang naging. Basta wala lang ubo. Yan lang kasi pag pag taglamig, inuubo ako. Dahil sa epekto na sa sa chemical. Kasi 1 year ako mahigit sa pest control eh. 1 year ako mahigit. Pero blessing in disguise din po na nalipat kayo sa Antipolo at nalayo kayo sa ganong klaseng trabaho kasi singer kayo eh. Actually, kahit sa kaninong tao, talagang dangerous siya. Pero ngayon po ba, nung nakalipat kayo dito sa Antipolo, natry na po bang sumali ng singing contest dito naman sa Manila or around the area? Hindi pa. First time itong sa Tagaytay na Tanghalan. First time ko pa dito sa Tagaytay. Gaano ka na ba katagal tumira sa Antipolo? Mga isang buwan pa ako dyan. Isang buwan pa kaya naman. Kasi una. Alam mo pagdating niya, contest tayo guys. Malay mo naman, kabukasan may nagkaroon. Kasi ito. Pwede rin naman. Marami pa naman fiesta dyan sa Rizal. Oo, lagi pa naman ganyan. Nung una kasi yung sa Bulacan ako nag-stay tapos. Layo. Saan po kasi sa Antipolo? Sa taas, sa baba? Sa Teresa. Sa Teresa, taas. Teresa. Sa baba yun. Sa baba yun. Malapit sa Francisville. Hindi ko kasi alam yung mababa, taas dyan. Si bago pa lang siya, Juan. Bago pa lang. Ay, kasi yan si Makoy, mahilig po yan sa taas. Hindi, sa Bulacan, pag-usapan po natin. Saan po kayo sa Bulacan? Sa Pampalay, Bulacan. Uy, sa Pampalay, may kamag-anak ako dyan. Uy, malapit sa Nova. Kami din dati. Basta nakalimutan ko yung pangalan. Sa may San Jose del Monte. Dati doon kami. Unahan pa siya. Sa may unahan Bukana, pa, mas malayo Bukana. Po. May malayo pa. Mas malayo yung... Sabi niya, ang gulo-gulo niyo. Ano pong dahilan? Bakit palipat-lipat po kayo ng lugar? Di, kasi gusto kong mas malapit dito yung kunwari, mag-follow-up ako dito sa tawag ng tanghalan. Kasi medyo may kalayuan kasi yung sa Bulacan. Sa Pampalay. Yung sa Pampalay medyo may kalayuan talaga. Nahirapan ako doon kasi ang traffic ng travel. Sa Baylagro ba matawag? Ngayon po, nandito na po kayo, Kuya Balpe. Ano po bang pinaglalaban ninyo sa taon ng tanghalan? So may hinungdan ninyo? Sa pamilya po. Para sa anak. May anak ako isa. Asawa po ilan? Isa lang naman. may ngiti. Loyal yan. Gusto ko nakangiti sige. Isa lang naman. Isa lang naman. Gusto mga taga-Mindanao, loyal yan. Live-in partner ko yun. Partner. Ayaw. Galingan mo. Ito na para sa asawa mo at anak mo, di ba? Thank you so much, Kuya Balpe. Thank you so much. Mga people, let's rock and shine. Here we go! Showtime. This is your show. This is your time.